Hi guys! Welcome and welcome back to my channel. So in this video, ay re-review natin ang isang lending application na kung saan bagong-bago sa aking paningin, ay nagpapautang daw sila up to 20,000 pesos. And napakadaling applyan daw ito sa isang iglap lang, ayan, ay mapaprocess na ang ating loan sa kanila. But before we go on guys, sa review nito ay kung sino man ang hindi pa nag-subscribe, baka naman mag-subscribe na po, i-hit ang bell button para ma-update ka sa upcoming videos and tutorials and yung ating mga pag-iwa ways din sa mga susunod na mga araw. Alright, welcome and welcome back to my channel. So in this video guys, i-review natin ang nagpapautang daw up to 20,000 pesos. Ayan, sabi dito, loan amount up to 20,000 pesos. Your online loan service will help you make your dream turn into reality. Wow, bonggang-bongga guys. And meron silang 1.1 ratings or 31 ratings, 1.1 stars. Ayan, so medyo malaki na rin guys. Ayan, ang application na ito guys ay walang iba kundi si pera mo, pera ko, pera nating lahat, si pera nyo. Ayan, so pera nyo secure lending online na meron silang 1.9 stars and powered by Empire Peak Lending Investors Incorporated. So, bagong application na naman guys ito, kaya tignan natin kung goods ba sila or hindi, and of course yung kung magkano yung mga bawas and kung ano yung loan term or loan period nila. Ayan. So, pagka-download ng application, guys, makikita agad-agad yung request for permission. Ayan. So, sa ating camera, sa ating SMS, ayan. So, click natin yung agree. And then, in here, maximum loan amount of 20,000 pesos. And up to 150 yung kanyang loan term. And then, only 3 steps for your loan. Simple steps, quicker transfer, easier process. Ayan. So, pagka-click natin ng apply, guys, yes, makikita nyo yung screenshot dyan na nagtatanong sila or humihingi sila ng number. Kasi nga, magsisend sila ng OTP. So, basic na yun sa ating guys. Hihingi sila ng number and i-enter natin yung OTP and then pasok na tayo sa next step. So, before we go on guys, I remind ko lang sa mga gustong mag-apply sa application na ito na patapusin ang loan review na ito para makita nyo kung goods pa sila or hindi. And then, after which guys, after natin ilagay nga yung OTP is ito na, personal information. So, tatanungin kung yung marital status natin, single or married, ayan, education, loan purpose, address, detail address, email address, ayan. And then, click natin yung continue para sa next step. Work information naman, so, or contact information, like yung work information, ayan, and then yung emergency contact reference natin. So, nangangailangan sila ng tatlo. So, tatlo ang kailangan dito, guys. And, mind you na yung mga ilalagay po natin sa mga loan application is, alam nila na nilalagay natin para hindi naman sila magugulat kung sakali na madelay po tayo ng bayad, ay sila kasi ang kukulitin, guys. Ayan. So, next thing is yung ating identity information. So, yung mga pa-ID na dito, guys. Ayan. So, yung mga ID na pwede dito is UMI, TIN, SSS, driver's license, passport, Pag-ibig, voters ID, PRC ID, GSIS, and yung PhilSys ID natin. Ayan, so ilagay natin yung valid ID natin, yung government ID, and then yung picture ng ating ID. Ayan, so after which is yung ating withdrawal account. So pwede sa kanila, e-wallet and bank. So, kailangan dito, you can add 2 different receiving accounts to a more successful disbursement. So, pwedeng maglagay tayo ng banko and GCash or Paymaya, ganyan. And then, after which, i-review nila yung ating information. And ito na, guys, yung exciting part. Ayan, so makikita nyo sa screenshot. So, loan amount of 2,000 pesos. So, instead of 20,000 pesos, ay naging 2,000 pesos. So, loan period of 7 days. So, ang application na ito ay sinasabi agad-agad kung magkano or ilan yung loan term nito. So, 7 days siya. Ayan. So, yung detail ng fee, ayan, sa screenshot din. Credit assessment fee, platform fee, account management fee, withdrawal, and interest. And yung account receivable natin, 1,110. Ayan.
So, here guys, ay makikita nyo na yung platform service fee at account management fee and yung credit assessment fee ay naglalakihan guys. So, parang dinivide na lang nila yung medyo kalakihan na fee na babawas sa ating loan. Ayan. So, ang magiging receivable natin, 1,110. Ayan. And meron silang 2 repayment schedule. Ayan. So, stage 1. Ayan. So, may stage ng repayment natin. So, stage 1, yung first day is 1,999 pesos. And yung second repayment is 2 cents na lang. So, basically guys, ay pag-pay natin ng first na after 7 days is bayad po tayo. Ayan. So, ang masasabi ko lang guys is pwede niyong subukan kung talagang nangangailangan po tayo. Pero kung tingnan niyo yung mga binawas guys is medyo may mga kalakihan guys. So, kung sakaling mangungutang kayo or utangan niyo ang loan application na ito is huwag niyo nang ulitin kasi nga kalakihan din yung mga binabawas. So, for sure sa mga utang diyan ng kagaya ko is gamitin natin. So, gagamitin natin sa mga emergency na pangangailangan talaga natin. Ayan. So, that's it. Si pera nyo, ayan, congratulations. Amount due, 2,000 pesos and loan period of 7 days. Ayan. So, ano masasabi nyo guys? Okay ba siya o hindi? Please comment down below. And sa mga nakasubok din guys, ay i-comment din niya sa baba kung ano bang naranasan nyo sa loan application na ito. So, thank you for watching guys and I hope to see you again on my next one.